Ecclesiastes chapter 5. Huwag mong ituon ang iyong puso sa iyong mga pag-aari at huwag sabihin, mayroon akong sapat para sa aking buhay. Huwag mong sundin ang iyong sariling pag-iisip at ang iyong lakas upang lumakad sa mga daan ng iyong puso. At huwag mong sabihin, sino ko kontrol sa akin dahil sa aking mga gawa? Sapagkat tiyak na ipaghihiganti ng Panginoon ang iyong kayabangan. Huwag mong sabihin, ako ay nagkasala at anong kasamaan ang nangyari sa akin? Sapagkat ang Panginoon ay mapagpahinuhod. Sa anumang paraan ay hindi kanya pakakawalan. Tungkol sa pagpapalubag loob, huwag kang walang takot na magdagdag ng kasalanan sa kasalanan. At huwag mong sabihin, dakila ang kanyang awa, siya ay mananahimik sa karamihan ng aking mga kasalanan. Sapagkat ang kahabagan at puot ay pumumula sa kanya, at ang kanyang puot ay nananahan sa mga makasalanan. Huwag kang maghintay na bumalik sa Panginoon at huwag mong ipagpaliban ang araw-araw. Sapagkat biglang lalabas ang puot ng Panginoon at sa iyong katiwasayan ay mawawasak ka at malilipol sa araw ng paghiganti. Huwag mong ilagak ang iyong puso sa mga pag-aangkin na hindi makatarungang nakuha, sapagkat hindi mo mapapakinabangan ang mga ito sa araw ng kapahamakan. Huwag kang magpahangin sa bawat hangin at huwag lumakad sa bawat daan, sapagkat gayon din ang makasalanang may dalawang dila. Maging matatag ka sa iyong pangunawa at ang iyong salita ay maging pareho. Maging matulin sa pakikinig at maging tapat ang iyong buhay. At may pagtitiis, magbigay ng sagot. Kung ikaw ay may unawa, sagutin mo ang iyong kapwa. Kung hindi, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. Karangalan at kahiyan ay nasa pananalita. Ang dila ng tao ay ang kanyang paghulog. Huwag kang tatawaging chismosa o chismoso. At huwag kang maghintay gamit ang iyong dila, sapagkat isang karumal-dumal na kahihiyan ay nasa magnanakaw, isang masamang kahatulan sa dalawang dila o sinungaling. Huwag kang mangmang sa anumang bagay, sa malaking bagay o maliit.